Hello, Eliza. Hello po. Ayan. Salamat sa pagtawag. Bye. Tapos. Tinatama. Hi, Eliza. Good evening. Good evening po. Ayan. Saan ka sa Bulacan? Bukawi po. Bukawi. Uy, talaga? Bukawi ka? Yes. Sa pagpapunta ko ng north, saan kang part ng Bukawi? Kaliwa o kanan? Kaliwa po. Ah, doon ka sa ano, side ng ano ng Marilao. Apo. Ah, talaga. Anong ginagawa sa buhay ni ano ni Eliza? Ano po ako, barista po. Starbucks? Mocha blends? Hindi po, hindi naman po yung sikat, mga sikat na ano. Ah, coffee shop din. Apo. Ah, anong anong pinakapaborito mong timplahin? Ano lang po, hazelnut. Hazelnut. Ano? Kanina. Maganda 'yan, ha. Ano ba bumibili ako ngayon? Ano rerekomenda mo? Hoy, excuse me. Anong best seller ninyo? Kunyari game dali oh. Ha, anong best seller ninyo? Ang best seller po namin ngayon is yung hazelnut Nutella. What's that? What's that? Hazelnut Nutella. Hazelnut Nutella? Yes. Anong laman ng hazelnut, Tella? Hazelnut. Tsaka Tella. Tsaka Nutella. May Tella ang puso. Yun po yung pangalan mo nga. Hindi ako makain ng Tella. Hazelnut tsaka, ano, tsaka Nutella. Opo. How much would that be? 75 po. Oh, 75. Oh, nice. What's the size? Large. Large. How many ounces is that large? 12. Are you 15? Sure? Ano? Tay! Ikaw yung nagbebenta, ilang ounce yung large ninyo? Hindi mo alam. Ay, for, oh, kalimutan ko na pa. Oh, yes, yes, sabi ko sa'yo. Ba't kasi po kasi ngayon, mali, hindi po mali. Maka, ano, mali ko ba ako sa store ninyo ang large, 1 litro? Ba't ko ibilin yan? Ninervous ako niyan, 1 litro. Sorry po, nakakabahan mo kasi iba ako. Iba naman. Do you have any, pastry? Wala po. Ano lang po, milk tea lang po. Milk tea? Yeah. What's wala the... Wala po kaming ibang, ano. What's a good flavor of your milk tea? Huh? Yun lang po. Yun lang po best seller namin. Oh, what's the flavor of your milk tea? Marami po. Ang hirap na mabili dito kaya ano? Alayos, wala nang maitulong talaga ito sa buhay na. Sorry, saka makakabahan po kasi ako. Ano ba? Anong masarap na flavor ng milk tea nyo? Yun lang po eh. Ano, wala ka pa sinasabi, yun lang po. Wala ka pa sinasabi. Yung hazelnut tea lang po. Ah, milk tea yun? Opo, milk tea. Ah, milk tea yun. Opo. Ano yung tumatahol? Aso ba yun? Sabagay. Ay, opo. Talang puso yung tumahol. Sorry pa, dito po kasi ako talaga. Ah, talaga. Bakit tumatahol yung aso? Huwag yung saktan. Nag-aaway po. Huwag yung saktan yung aso! Nakakulong po kasi nag-aaway-aaway po sa kulungan. Ano ba yan? Ba't pa? Naku, kakabahan mo aso. Pinapakain nyo na maayos yan? Opo naman po. Ah, ano pangalan ng aso nyo? Sparky, Glenn, Sabrina. Ang dami nyo aso. Anong pagkain nila? Ngayon po, hindi po kasi sila nagdo-dog food. Ayaw po nila ng dog food. Kanin po. Maarte. Anong year na yan sa high school? Ha? Third year. Third year na, oh. Yung aso ko, si Miggy Boy, nag-shift ng course eh. Criminology na eh. Oh, dati ano, biology ang gusto nyo. Biologist ang gusto nyo. Yung isa ko po, magdadoktor na po eh. Sige, salamat sa pagtawag. Yung kitang kausap. Yung DJ, si Raul. Yung caller, si Raul din. Ano yun? May asawa ka na, Eliza? Wala po. Ah, wala. May jowa ka? Kahapon po. Ngayon wala na? Ngayon po wala na po. But ganun katagal laging kayo? 5 years po. Ang tagal! Sino ang pag-iwalay? Eh?
siya po. Ah, grabe naman. Pero ganun talaga eh. Ayaw na niya, no? Opo. Ano? Eh, pinagpalit po ako sa 2 weeks eh. Eh, ganun talaga eh. Pag ayaw na eh. Pag ayaw na kahit anong pag-usapan natin dito, tapos yung relasyon na yan. Ba't mo ba ako tinawagan? Hindi ko. Masakit? Mahirapan po kasi po akong tanggapin. Ah, normal naman kasi bago pa eh. Mahirapan ka talaga. Alam mo, yung acceptance, no, o pagtanggap, last stage yan eh, bago mag-move on eh. Diba? Oo. Mahirap talaga okay. Mag-accept. Kaya lang, wala ka namang ibang choice eh. Pag di ka na love ng tao, hindi ka dapat nag-sumiksik sa kanya. Diba? Pag di ka love eh, paano mo siksik sarili mo? Paano po yung pinagsisiksikan ko pa rin po? Well, you're gonna be hurt some more. If you insist na yung sarili mo na yan, sa kanya, you're going to be hurt some more. Yun talaga yun. Wala namang ibang... Alam mo, ganito yan. Even when you're married, eh, diba? Even marriage, mga pangga, it's never a prison, eh. When someone wants to leave, diba? When someone wants to walk away, hindi mo po pwedeng idahilan na may obligasyon ka sa akin, eh. Ganyan, eh. Pag di ka mahal, inevitably, kailangan magpalaya tayo. Di ka na mahal, eh. Because, ewan ko, baka may ibang stasyon ng radyo na iba pa yun. Pero sa akin, I will never beg for someone to love me. That's my advice, eh. Panuntunan ko yan, eh. Ito yung ipapayo ko sa inyo. Ikaw, di ka na mahal. Pinagpalit ka sa 2 weeks. Tama, mali? Opo. Oo, kita mo. Laki ng toko sa lugar nyo. Narinig ko, ha? Narinig mo yung toko? Opo. Dinig sa telepono. Sorry po. Siguro mga 2 hindi pa yung toko na yan. Ang laki na rin, hindi ko. Ako, malakas nga po yan. Dito po kasi ako sa labas. Ang laki ng toko, baka kunin nga niya, loko. Dali ka sa kaharian nila. Ang dami kayo imagination. Grabe. Tapos? Okay, anyways, ganito kami natin. Pag-usapan natin. No? Anong ginagawa ng ex mo? Anong trabaho niya sa buhay? Ano po siya? Nagbabakas po siya ng mga meat sa palengke po, yung mga frozen meat. Ngayon, may nakilala siya? Opo, nakilala po niya sa, mobile game. Na first blood niya siguro yun dun. Di ba yun? Di ba yung tawag dun? Pa-first blooding ka, di ba? Sa 2 weeks sila, iniwang ka niya. Ako naniniwala ako na naging kasangkapan lang yung nakilala niya. Para iwanan kanya. Pero matagal na siya naghahanap ng dahilan. Kasi 5 years eh. Di ba? I mean, Eliza, pagtawag mo sa akin, meron ka ba nakahandang tanong? Wala naman po. Parang gusto ko lang kung maging yung utak ko. If you're hurting right now, normal yan. Fresh eh, kahapon lang eh. I think it's going to be a while na mag-iiyak ka. Pero there's one thing that you should not do. Alam mo kung ano yan? Ano po? Huwag makaawang balikan ka. Hindi mo deserve yun. You are young, you have your life, diba, everything, diba, in front of you. And you shouldn't beg for anyone to love you. Diba? Pero po kasi, nag-chat po siya sa akin. Siyempre, nire-reserve ka niya. Para pag hindi nag-workout yung pinuntahan niya, babalikan ka niya. Gusto mo ba yung ganun? Option ka? Hindi po. Paling. Ako, I will never advise that to a friend. Yung maging option ka. Diba? Opo. Oh. Kaya kanya pini-PM para mabakuran ka pa rin niya habang chinecheck niya kung mag-workout yung pinuntahan niyang babae o hindi. Pag hindi nag-workout yun, balik siya sa'yo. Kasi ayaw niya may ibang sumakasingit. Ganun naman eh. Because ang katotohanan ng buhay, men are creatures of habits, mga pangga. Komportable kami sa bagay na nakasanayan namin. Di dahil mahal ka pa na lalaki, nakasanayan ka lang niya i-text. Yun yun. Opo. Baka nga po ganun. Hindi baka, sure ako doon. Creatures of habits sa mga lalaki. Oo. Opo.
Hello? Kala ko po nawala. Actually, 2 times ko na po siyang nahuli na nag-cheat. Ah, okay. So, ibig sabihin, mayroon palang chance na ngayon may ibang, tapos pag hindi nag-workout yun, tatanggapin mo ulit. Tama? Siguro po yung ngayon, hindi na po. Ha? Yung ngayon po siguro hindi na. Good. I mean, maybe. Eh, alam mo, ganito yan, ano? When we are in a relationship, attached talaga tayo. Diba? Tama? Opo. We are really attached to the person. Emotionally attached tayo. Eh, minsan kahit na nagawan tayo ng pagkakamali, naging unfair sa atin, we always have that spare space sa puso natin to forgive the person. At hindi nakakapagtaka yung normal na bagay yon. You agree? Opo. Diba? And it's not a bad thing, no? To forgive someone na nagkamali sa atin. Hindi masama magpatawad eh. But if you become the instrument for that person to continuously keep on hurting, diba, another person, in this case, ikaw, ate, ikaw na nagiging dahilan para maging masanay siya na okay lang magloko. At pag ganun, it puts you in a position where you cannot complain. Kasi ikaw dahilan eh. Sinanay mo siya eh. Twice na po siya nagloko pa. Ito na yung pangatlo kung sakasakali. Tama? Opo. Oh. At maganda narinig ko sa'yo na ayaw mo na kahit magbalik siya. You deserve better. Sorry po. Ha? Sorry po, nagiging emotional po ako. Okay lang, pag-ibig yan eh. Di ba? Loving someone, being loved in return is always an emotional attachment. And that's okay. Yung umiyak ka dahil nasaktan ka, normal yan. Ang hindi normal, tumawa ka ng walang dahilan. No? Kukunin ka ng barangay tanod sa inyo. Yung isa pa po kasi naging ano ko, parang pinaghandaan po niya na makipag-break ko sa akin. Ate, regardless kung ano na naging paraan niya at dahilan, ang bottom line nito, iniwan ka na niya. And I know na you're hurting right now dahil meron siyang iba. Pero kay pinaghandaan niya, kay gumising siya isang umaga, di ba? Nangati yung kaliwang singit niya, iniwan ka niya. Ano man ang dahilan, ate, kung ayaw na niya, ayaw na niya. Yun yun eh. Ang bottom line, kasi ngayon, ang unfair mo, ang tagal mo na palang ano, ayaw mo sa akin, naghanda ka na iiwan ako. Tama, ganun yung iniiyak mo, di ba? Opo. O, kahit hindi pa niya pinaghanda, magreklamo ka pa rin. Ganun naman talaga eh. Tama? Yes, po. Di ba? Pero parang ako po kasi lagi yung nagsasabi. Parang wala lang focus sa kanya. Ano na? Parang wala lang focus sa kanya. Well, hindi natin pwedeng pag-usapan niya kasi hindi mo naman na siya jowa ngayon eh. Tama ba? Yes. Wala na, there's no point. You are now officially single. Kahit mag-party siya ngayon, kahit mag-disco siya, disco ng luma, mag-clubbing siya mamaya. It's no longer your business. Kasi hiwalay na kayo eh. Diba? Opo. Ano ba ang dahilan? Is there anything in particular that you want to ask me? Parang gusto ko lang naman bumaklir yung mind ko. Na? Parang ayoko na po kasi siyang maalala yung ginawa po niya. Well, the bad news is, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi ate, unang-una sa lahat, sabi nga nung kanta yun, di ba? Hearts, the heart is good in keeping souvenirs. Diba? Totoo yan, ate. Ang puso ay maano, magaling magtago ng keepsakes, ng emotion. Diba? Because after all, it's what we deal with when we fall in love. Hindi mo pwede sabihin, yung walang masaktan, ate, kasama yan. There's no escaping that. Diba? There's no escaping that, ate.
parang sa 5 years po kasi namin, parang sinabi po niya na ilang ano lang po niya akong minahal. Hindi po yung buong 5 years na yon. Well, regardless, alam ko masakit yun. Unfair yun, tama. Unfair yun natin. Pero ang bottom line yun natin, kasi sinabi niya, alam mo, sa 5 taon, 1 week lang kitang minahal. Kalimutan mo na yung part na yun. Ang tanong dito, sa 5 taon ba naging masaya ka? Po. Oh, yun ang pangawakan mo. So it wouldn't be a waste of time for you to have spent your 5 years with the person. At least naging masaya ka naman. There's you've got 5 years to look back to. May 5 taon. Sorry po. Eh? Sorry po. Ano na? I'm sorry po, nagiging ano lang po talaga. Hindi po ako makapagsalita. Oh, I'm big sorry. Hindi po kasi ako makapagsalita. Kung kung maririnig yung usapan natin, anong mensahe mo sa kanya? Anong pangalan niya? Dominic po. Dominic? Dominic Santos. Ah, buong buwa. Anong tinumber niya? Huwag sabi naman po Dominic. Dominic Santos, ate. Madami, binuo mo nga eh. Asan siya ngayon? Po? Asan siya ngayon? Nasa Kanila po. Saan? Floridel po. Ah. Sige. Galing ko lang po kahapon doon, kinuha ko po yung mga gamit niya. Tapos nag-ano ba po siya, naihahatid po niya ako dito. Well, gano'n naman talaga. Hanggat alam mo, hindi siya naghatid sa inyo sa bahay niyo? Po, sorry po. Siya, inihatid niya sa bahay niyo? Ay, hindi po, nagpasundo po ako. Sinundo ko niya sa bahay niyo? Ay, hindi po, kasi nangyari po kasi, parang kinukutoba na po kasi ako na parang may something po. Ang alam niya po kasi, ngayon po ako pupunta sa kanila, pero kahapon po ako pumunta. Sinurprise mo siya? Opo, sinurprise ko po siya. Tapos ang pag-ano ko po, nakita ko po, mag-abijual po siya ng babae. Tapos ang sabi niya po sa akin, sasabihin na daw po niya dapat na sa akin, pero naunahan ko lang po siya. Wala yun, joke lang yun. You're only sorry you got caught. Ganun naman eh. Well, anyways, regardless, wala na talaga, done deal na. Learn to let go. At wala akong pwedeng ipayo sa iyo eh. Maliban sa know your worth kasi yun naman talaga ang dapat. Yes po. Mm-hmm. Wala, tapos na to ate. And I will never advise you to beg for someone to love you. It's never fair to beg anyone to love us. Kasi ang pag-ibig at regalo yan eh. Hindi yan binibili. Kusa yan tinatanggap na natin. From a person willing to give that as to us. Opo. Diba? Anong tawagan nyo nung kayo pa? Nung isang araw, kasi kahapon lang to eh. Babe po. Ha? Babe. Yan. Babe ang tawagan nyo. O, sakto okay. Yung kanta ng ano, diba? Babe, I'm leaving. Okay. Ano mensahe mo sa kanya? Sana po maging ano siya. Maging masaya po siya. Hindi, ayusin mo. Dapat Dominic, ganun. Dominic? Dominic. Sana naging masaya ka dyan. Naging masaya ka sa pinili, na pinili mo siya. Kaya sa sakit. So, almost 5 years. Lagi ako nandyan sa'yo. Pero anong ginagawa mo sa akin?
Sabi mo kung pinapahirapan. Kahit ikaw yung mali, ako yung mali. Ako yung nagiging mali. Hindi lang. Sana maging masaya ka din sa pinili mo na yan. Huwag lang po. Ano yung mga bagay na ipagpapasalamat mo? Nagpapasalamat ako sa kanya. Saan niyo masabihin? Thank you sa lahat ng... Dominic, thank you sa lahat. Financial, nandyan ka lagi. Pag kailangan ko ng kausap, nandyan ka. Thank you. Sa lahat ng binigay mo sa akin. Pressure ko naman lahat. Wala namang ano sa akin. Pasasalamat ako na nakilala kita. Yun lang po. Ano yung mga bagay na naituro niya sa'yo? Wala. Wala kang maalala na ituro, natutunan mo sa kanya? Ano po kasi siya eh, ang hirap po kasi siyang kausapin. Kahit nung kayo pa? Oo po, mahirap po kasi siyang, nahihirapan po kasi siyang magsabi, gano'n. Hindi po kami nakakapag-usap ng mga seryoso, gano'n. Eh, baka talagang dito papunta ang relasyon ninyo? Hindi kaya? Kasi kung kahit nung kayo pa, hindi kayo makapag-usap na maayos, ano pong patutunguhan pala talaga nito? Nga po, eh. Ako naniniwala ko na... Parang inaantay na lang po niya kasi ako na parang ako yung bumitaw. Oh, well, I cannot judge that part. Oo, pero... Ang alam ko lang, yesterday, the two of you bid goodbye to each other. And you shouldn't be in that place where you beg for someone to love you. And alam mo, Eliza, you have 5 years to look back. Meron ka 5 taon eh. You have 5 years to look back to. Tama? Opo. 5 taon of... Regardless, kahit anong sabihin niya na hindi kanya minahal, konti lang yung pagkakataon minahal kanya. I know that's a painful thing to hear from someone. Hindi ko alam kung style niya lang yun para i-let go mo siya. Kasi may mga ganyan tao eh. They will try to hurt you as much as they can para let go mo sila. Hindi ko alam kung yun ang style niya. Pero regardless of what's the intentions of him saying that, you have 5 years to look back to. Yung 5 taon niya, maraming learnings yan. Diba? Ano man ang maging uri ka ng tao the next time you fall in love, Laging meron at merong kinalaman yung 5 taong nagsama kayo. Di ba? Yes. Oo. It's always a learning learning process every time we fall in love. Every time we let go, there's always a lesson. Di ba? Pain is a very good teacher. Pain is always a wonderful teacher. Iyan katotohanan. Di ba? Alam mo yung pain, that's mostly caused by goodbyes eh. Regardless kung may namatayan tayo, iniwan tayo, but pain is always, mostly, caused by goodbyes, no? Departure, diba? But after that, after natin maintindihan kung bakit may umalis na tao sa buhay natin, then that's the time we start learning, diba, the lessons of pain, diba? Parang ngayon, maliwanag mo sinabi sa akin, ang hirap mong kausap nun eh. Sabi ko sa iyo, di ba, kahit nung kayo pa, opo, ang hirap po niyang kausap. Alam mo, one day, ate, magkakaroon ka ng jowa na madaling kausap, ma-appreciate mo, no? Buti pa itong naging jowa ko ngayon, no? Maganto pala yung masarap na may jowa, no? Yung nakakapagkwentuhan kami. Pero ngayon, hindi mo yan maiintindihan kasi in pain ka, eh. Hindi mo ma-appreciate yan kasi ang nakikita mo ngayon, nawalan ka ng jowa. But you don't realize that it opens up opportunities for you to find another person. I'm not saying na maghanap ka ng jowa kinabukasan. I'm just saying na
it becomes an opportunity. Every ending, ate, is a new beginning. It's always an opportunity for a new beginning. Lahat ng pagtatapos, ate, ay pagkakataon ng panibagong simula. Yes. Diba? For now, I want you to do two things. Ready ka na? Opo. Number one, ate, is that you embrace the pain. That's number one. Huwag mong plastikin ang sarili mo. Pag malungkot, umiyak. Pag masakit, umiyak. Aparte yan, huwag mong pigilan. Ilabas mo lang. One day, you're going to wake up and you're used to the pain. Hindi ka na umiiyak. Kaya iintindihan mo na yung sakit. Alright? Yes. Oh, I know a lot of our friends, when we cry, they say, huwag ka nang umiyak. No? Umiyak ka. When we are happy, we laugh. When we are sad, when we are in pain, we cry. That's normal. Gets mo? Yes. At yung pangalawa, handa ka na ba? Opo. Oo. Pakainin yung aso ingay. Dalawa lang pagkagawa. Unahin mo na yung pangalawa, ha? Ingay, kawawa yung aso nyo, ha? Ayusin nyo. Ingay, kawawa. Unahawa ako sa aso nyo. Oh, parang gutom, ate. Check mo kung may water, ha? Meron po. Oh, tinan mo, tumawa ka, oh. Ano yung gagawin mo, ate? Ano yung una? Pusa, di pala nakinig to, eh. Sabi ko, ano yung una mong gagawin? Sorry. Kaya, parang kabado po kasi. Ang galing. Makakalimutin ka, no? Pati yung order ko, yung nasa milk tin, hindi masabi sa akin. Ate, ano yung una? Ano? Okay. Yung pangalawa, ano gagawin mo? Napain po na. Okay na yun, yung pangalawa na gagawin mo, ate. Ayaw mo na yung una, yak ka na lang. Ang hirap na makausap ni Eliza. Anyways, salamat sa pagtawag. Thank you, po. Balitaan mo ako when things get better, alright? Opo, thank you, po. Bye-bye. Hello. Hello, po. Okay na ba? Okay na, thank you, po. Okay na? Opo. Okay na nga. Okay, di ba? Okay, thank you, po. Eliza. Eliza. Hello, po. Mabay na ba? Eliza. Nahihirap. Sorry, ako magsalita. Sorry, po. Bakit? May singaw ka ba? Ba't ka nahirap magsalita? Bakit? Ha? Hindi ko sinasaktan to kasi ako, nahihirapan. Oo, eh. Kung nakinig ka sa dalawang sinabi ko, ate, may patatunguhan tayo. Gusto mo ulitin ko yung sinabi ko? Yes po, pwede po ba? Ulitin ko? Ha? Yes po. Okay. Sige. Sabi ko, ate, I want you to do something for me and for yourself. Number one, I want you to embrace the pain. Every time you feel hurt, every time you're sad, umiyak ka lang. Parte yun ang process yun. Huwag ka matakot umiyak, ate. Ilulugar mo lang, ha? Hindi yung bumibili ka 7-Eleven, umiiyak ka. Tatango nga po ako pag umiiyak. Diba? Alright? Yes. Yan yung number one. Ano yung number two? Naalala mo to. Ano yung number two? Papakain ng ama ko. Okay, good. Okay na? Ano po yung two? Yung magpakain ng aso. Wala, gusto mo ba mag-invento ko ng pangatlo? Pangatlo, labahan mo na yung mga bramon na kasampay sa likod ng pinto nyo. Marami na yun. Marami na nakaka-relate. Huwag niyo akong plastikin. Ha? Sino sa inyo may mga brand na kasampay sa likod ng pinto? Ha? One week na yan dyan.
Tangilang gamit na kayo, ha? Salamat sa pagtawag. Opo, thank you po. Okay na. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye na ba? Ginto po, hindi niya pa po binibigay. Ano ba yun na nga yun? Inaman ba yun? Oo, yan na yan. Magpainom ng aso. Nakakasaya yan, ha? Sige, ingat ka, ha? Thank you. Alaysa! Ano ba yan? Yung aso. Parang kanina nag-umpisa yung usapan namin yung aso maliit pa lang, no? Parang lumaki yung aso. Parang kanina chow-chow kayong Doberman na yun nandun. Ay, nako. Nagka-cramps yung muscle ko. Dami ko kasi muscle, eh.